está? Ganun dyan, Marina? Nay, paano yan ginawa niyong isa si Marina? Paano na ang show? Huwag ka mag-alala. Hindi naman magiging permanenteng isda si Marina. Hanggang alas 6 lang yon. Pagdating ng alas 6, magiging sirena uli yun. Diba? Nangako ako sa'yo na kailanman hindi na sila magkikita ni Rodge. Dahil habang isda si Marina sa umaga, tao si Rodge. Pagdating ng alas 6, habang sirena naman si Marina, pusa naman si Rodge. Huli mo! Sa pamamagitan ng batong ito, muli natin mapapagyaman ang karagatan. At para na rin muna sorry sa akin, ang kwintas ko sa dami ng batong samarin. Mabuti naman, Ista. At kapag napagsama-sama natin ang batong samarin, makakabuo tayo ng kapangyarihang pantapat sa kapangyarihang aram ni Victoria. Magkakaroon na tayo ng sarili nating kapangyarihan. Siya sa lupa, sa atin ang dagat! Salamat, Ista! Bilib talaga ako kay Victoria. Isipin mo, hindi kaya di siya nakapag-aral, ang tali-talino. Gawin ba namang isda si Marina sa umaga? Para hindi sila makita ng boyfriend niya. Tapos sirena sa gabi, para yung lalaki pusa naman. Ako, hindi ko maiisip yun. Galing-galing na talaga. Pare, alam mo, ako naman, bilib na bilib sa'yo. Akalain mo, pare, ha? Hindi ka natatakot na mga amo mo mangkukulam. Na anytime na lang, pwede ka na lang gawing ipis, butiki o ahas. Sanayin lang yan. Di naman ako kalaban nila, kaya walang problema yun. At ako matatakot sa kanila. Bakit? Ako talaga kung ano iniisip mo. Elias, magdadala pa ba ako ng mga damit? Konti lang muna ang dalhin mo. Malay mo, baka mag-uwian lang tayo. Elias, hindi na. Dahil oras na makita kong anak natin. Talagang kukunin ko na siya. Susundiin ko na siya. Sabay bawi na. Esther, huwag ka muna masyadong umasa. Hindi pa natin alam kung anong dadadan natin. Hindi tayo sigurado kung gaano kadali bawiin si Marina. Elias, kailangan. Kailangan mawala na si Marina sa mga kamay ni Victoria. Esther, huwag mong kalilimutan ang kapangyarihan ni Victoria. Alam ko. Pero may katapat din naman ang kapangyarihan niyan, Elias. Ang Diyos. Mananagot si Victoria sa Diyos. Ay! Alam ko na! Bakit? Ano yun? Ay, maghanap ka ng dahon ng on a road! Ano? Walking a road? Ano? On a road! Ano yun? Ano yun? Saan na kukuha nun? At saka, hello! Para naman makukuha ko yun eh. Para may ako makakalis dito. Hello! Reklamo ka ng reklamo! Ayan o! Oh. Yan, dahon ng una road. Alam mo ba kung para saan yan? Kung saan gagamitin? At kung kanino? Siyempre hindi! Kaya nga sasabihin ko, para po sa inyo yan. Para matanggal ka na dyan. Eh, ba't mo na yung sinabi? Ang taga-taga na yan ang dyan. Ngayon na ako inspired eh. Sige na, kunin mo na para try ko magic ko. Tara, eskalat na ako ha. Ayok! Bibig! Ako bahala dito! Ano dito? Tagayan mo dito! Aray! Ang sakit! Ay! Aray! Ang tanda naman! Parang babon ka! Ayok! Sakit talaga eh! Try mo lang! Lalarga ko ba? Aray! 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 Masakit! Aray! 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 Aray
ka na! Bilis! Mag-budget ka na! Okay, okay. Anak, mag-budget ka na. Oh, na, Ruth! Hey, Ruth! It's Johnny Lynn! Anong ginagawa nyo? Alam nyo, parang gusto kong kumain ng pritong isda. Ay, Manding. Prito mo nga ito, nagugutom na ako. Seryoso ka? Luluto ko yan? Bigi ka ba? Hindi. Oh, bilis. Kabahala. Anong gagawin mo dyan? Eh, si Luna, pinapaluto eh. Ano ka ba, Luna? Di ba sinabi ko sa'yo, hindi pwedeng mamatay si Marina? Dahil kapag mamatay si Marina, mamamatay din ako dahil nasa akin ang kwintas ni Ishta. Nay, nagugutom ako, tsaka hindi na yun si Marina, isda na yan. Aba, makikipag sa palaran pa ba ako? Gusto mo ako mamatay? Hindi ho. Pale. Talaga. Oh, anong tinatawa-tawa mo dyan? Maghanap ka ng pagkain ko. Oh, aalis ka na? Oo eh. Pasok ka na kasi bukas. Mamayang gabi pa nga sana ako babiyahe. Kaso, sabi ng nanay, huwag daw magpagabi sa daan. Buti ka pa. Eh kami, bukas pa kayong pupunta eh. Ay, sila lang pala. Ipasok na kasi, kaya hindi ako makakasama. Pupunta ba sila sa perya? Mm-mm. Lilikot sila si Ate Marina. So nga lang, nakakaasar. Hindi man lang nila ako isama, oh. Hindi man lang nila ako bigyan ng chance para makatulong. Sobrang nakakaasar. Hayaan mo na. Ang importante, makuha nila yung... Teka, Carlita, sa. Ano kaya kung... Sumama ako sa'yo sa Maynila. Ha? Sige na, Carlitos. Sama ako sa Maynila. Para naman may magawa ko para sa kanila. Tingnan mo, ha? Kung mahanap natin si Ate Marina, sasabihin natin sa kanila. Eh, hindi na sila mahihirapan para maghanap. Diba? Tapos sabi mo naman, mabilis lang yung biyahe papunta doon. Di para bago gumabi, andito na tayo ulit. Pwede rin... Ako na lang yung bumalik, tapos ikaw, dun ka na lang. Sige na, Carlitos. Please. Sige na. Asan? Uy, ba't palakad-lakad ka dyan? May problema ba? Wala lang. Naisip ko lang. Namimiss ko yung dati nating buhay. Ano ka? Eh, mahirap ang isda, ano? Sko, alam mo ba sa tanang buhay kung ngayon lang ako hindi nag-amoy isda? Okay na yun. Mabait naman sa atin si Esther tsaka si Elias. Eh, okay lang. Ano nga, pero... Eh, kung kasi hindi ka nangingisda. Eh, ang kaso nga. Parang... Ako nangingisda ako eh. Nalulungkot ako dito eh. Asan, Gaspar? Ano pinag-uusapan ninyo? Eh, Pilar, yung... Ang dati naming buhay, namimiss ko. Lalong-lalo na si Lorelai. Ay, oo nga, ano? Si Lorelai. Diba? Ako, si Lorelai naging sirena uli. Hindi lang yun. Yung isa pa yun si, ang pangalan, Manding. Hindi ba magkakaibigan kayo nila Elias, no? Mm-mm. Si Manding? Eh, ayoko dun. Masama ugali nung dinakamiss yun. Kontrabida yun eh, parang si Victoria at si Luna. Ano ka ba naman, Gaspar? Oh. Ano magagawa nung tao? Ginamitan siya ng kapangyarihan. Oof! Wala na siyang laban dun. Kapangyarihan, buti na lang nga pala. Hindi ka ginamitan ni Victoria ng kapangyarihan yan. Ay, hindi. Hindi tatalab sa akin kapangyarihan ni Victoria. Oh, hindi. Psst, hindi talaga. Oh, hindi. Ang ibig mo sabihin, malakas ka? Ay, hindi ako. Ikaw, Ason. Dahil ang lakas ng gayumang ginamit mo sa akin, yun ang hindi kayang tapatan ni Victoria. Dahil... Ang tindi mo eh. Gaspar. Matindi ka, Aso.